Ang self-pity o awa sa sarili ay kakaibang karanasan dahil pwede itong maranasan ng kahit sino, mayaman man o mahirap. Ito pa ang kakaiba, pwedeng hindi ito maranasan ng mahirap at kung sino pa ang meron ay siya pang makakaranas nito. Sa panahon na maraming pangangailangan at marami din ang nangangailangan pero hindi sapat ang pagtugon, mas lalo nating nakikita ang kahalagahan ng contentment. Para bang nagiging doble ang iniinda ng mga taong hikahos kapag nakikita nila na napupunta sa mas maalwan pa sa kanila ang biyayang inaasam. Pero kahit hindi ka kabilang sa mga nag-aasam ng karagdagang biyaya, maaari ka ding dapuan o makaranas ng self-pity kapag nakikita mo ang meron ng iba at nagiging bulag ka sa meron ka. Dahil madami ang gumagamit ng social media, maraming post ang makikita mo tungkol sa kasaganaang meron ng iba. Pagkain, gamit, at kung ano-ano pa. Hindi rin mawawala ang mga post ng binebentang pagkain, pasabay o yung makikisabay sa ipapabili. Advertisement ng mga fast food at deliveries at marami pang iba. Minsan kakatingin mo, parang maiisip mo na sana all meron o sana all kayang bumili. Hindi madaling kalaban ang self-pity kasi kahit sino pwedeng tamaan ito. Kung inaakala mo na ang hikahos o nangangailangan lang ang tinatamaan nito, ay nagkakamali ka. Dahil kahit sino, basta hindi tama ang lagay ng puso at isip, ay makakaranas nito. Kailangan nating protektahan ang ating puso at isip dahil kadalasan, kahit ang daming pwedeng ipagpasalamat, ay maaaring maawa ka pa sa sarili mo dahil mali na nga ang lagay ng kaisipan at damdamin mo. Tandaan mo, yung contentment ay hindi ang kawalan ng kaiinggitan. Ito ay may kinalaman sa maayos na katayuan ng puso mo. Ang sabi ng Bible, marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito. Kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Sa verse na ito ay makikita mo na ang contentment ay walang kinalaman sa kung anong meron tayo. Sa karanasan ni Pablo na siyang sumulat nito ay makikita natin na sa hirap man o sa ginhawa, busog man o gutom, sagana man o salat, ay pwede pala tayong maging kontento. Kapag ka sa material na bagay natin, ibinasi ang kasiyahan natin, maya't maya ay maawa tayo sa sarili natin dahil walang bagay na pwedeng mag-ayos sa puso natin. Pero kapag ang Diyos ang kasama natin, nasa atin na ang lahat ng kailangan natin dahil ang Diyos ay sapat sa buhay natin. Ang maganda pa dito, ang Diyos ay laging interesado na maging bahagi ng buhay mo. Panahon man niya ng hirap o ginhawa, busog o gutom, sagana man o salat, buksan mo ang buhay mo para sa Diyos at hayaan mong lumikha siya ng pusong laging nakakaranas na siya ay sapat dahil ang Diyos ay laging tunay na tapat. Asa ka pa?